Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng product sa ating Lazada store at kung paano ma-achieve yung excellent score or 100 score. So, kanina lang, meron na akong ginawa dito. Nag-add product na ako. At kung mapapansin nyo dito sa upper right corner, ang content score ko ay excellent. So, bago natin gawin, i-highlight ko muna yung mga requirements. So, from here sa basic information, product images, ang kailangan natin i-upload na images ay 8 images na ang size ay between 330 by 330 or pwede rin 5,000 by 5,000 pixels. And then, ang maximum file size ay 3 MB. Kasi kapag more than 3 MB na, hindi yan i-accept ni Lazada. And then, obscene image is strictly prohibited. So, yan. Nag-upload na ako ng image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, lagay dito. Ito kung mapapansin nyo dito, may kulay pula na asterisk. Yan, required yan. Lagay nyo yung pangalan ng product, yung title ng product. And then, yung category. Video URL and thumbnail image, ano lang to, optional lang to. And then, product specification, ang ilalagay natin yung brand, ingredients. The rest dito, ano na, mga optional na, pero as much as possible, lagay nyo siya. Ilagay nyo yung product details. So, tingnan natin ito yung show more, yan, yung color, kung pack type. And then, under ng price, stock and variants. So, dito natin isa-set up yung price. So, kung gusto mo rin lagay ng discount price, ito yung special price. Then, kung ilan yung stock and seller SKU. Then, dito naman sa product description, gagawa tayo ng lorry kit. Pwede ka mamili dito sa dalawa kung rich text or lorry kit. And then, dito naman sa shipping and warranty. So, I just put yung package weight. Dito sa package weight, kailangan ang ilalagay mo na actual dito ay yung nakabalot na, nakalagay na sa pouch. Nandun na yung nakabubble wrap na, nakatape na. Or kung nakabox naman siya, tapos nakabubble wrap, yun yung kukunin mo na weight. So, ganun din sa package dimension. Kunin mo yung length, width, and height niya na nakabalot na. Kasi kapag kapag yung product weight and product dimension yung nilagay mo rito, i-charge ka ni Lazada. So, as much as possible, kailangan yung talagang naka-package weight na, yung nakabalot na siya. Yung pipick-upin na siya ng Lazada courier. So, let's proceed with the tutorial kung paano mag-add ng products from your seller center. Click mo lang itong products. And then, add products. Okay. Mag-add na tayo ng product. Mag-upload muna tayo ng image. Product image. Pwede mo i-click to or itong upload. Kahit saan dyan sa dalawang yan. So, kailangan, ang sabi kanina is 330 by 330 and yung maximum file size is 3 MB. So, check natin to. So, kung nakikita niyo dito, ang size niya is 227 KB and dimension niya is 2,000 by 1,500. So, pwede niyo tong i-upload by bulk. I-highlight nyo lang 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. And then, sample image lang to ah. Then, click open. Then, tsaka siya ma-upload. So, delete ko muna. Pakita ko naman kung paano yung isa-isa. Baka kasi hindi nyo alam kung paano yung bulk upload. So, meron tayo ng
Another option na paisa-isa ang upload. So, click mo lang ulit yan, upload. Then, piliin mo yung product na, image na gusto mong i-upload. Yan, isa. And then, click ka ulit. Yan, dalawa. Tatlo. Apat. Okay, mali. Mali tayo. Nadobli yung ano, namali yung click ko. So, dapat hindi parehas. Saan na ba tayo? So, ito. Image 3. Yan. Eh, mas maganda dapat pa lang sa una pa lang bago pa lang kayo mag-upload, i-prepare nyo na yung mga image na gagamitin nyo. Then, kailangan, as much as possible, dapat square siya. Yung pareha siya ng size. Kanyan, 330 by 330. Huwag nyong gayahin itong in-upload ko na magkaigap. Pagka ganyan, gawin nyo, i-edit nyo. Pwede nyo yan i-edit. Yan, isa-isa. Yan, pakita ko sa inyo, mimili ako dito, example ito Then click mo tong parang pencil na to, pencil na may box. Yan, pwede mo siyang i-resize. Yan. Kunyari ito, gawin natin. Yan, square. Or pwede mo i-type dito 1000 by 1000 kasi sobrang liit. Try natin 1500. By 1,500. Para parehas yan. And then, click confirm. Para maging, proportion yung size niya. Yan, proportion na siya. And then, next is yung product name. So, ilagay mo yung product name. Early Grasso. Make sure na up to 10 characters. Then, ito, lalabas itong category. So, pwede mo rin gawin. Ito, i-click mo to. And then, i-search mo yung category. Example, immunity. So, yan, dito lumabas. Or, okay, pag lumabas, kunyari, nakita mo na dito sa category suggestions, so, hanapin mo lang siya dito. So, ito siya, health, food, supplement, well-being, immunity. So, ito yung piliin natin, ha? So, hintay lang natin mag-load. Yan, naka-loaded na siya. And then, siya nga pala, dito sa content score, mapapansin nyo, mababa pa yung content score. So, mamaya mag-a-adjust yan after natin makompleto itong mga detalye na to. And then, dito, optional lang to. Pwede kang maglagay ng video dito. So, let's say ito, YouTube link. Yan, lagay mo lang dyan yung link nung video. So, optional lang yan. And then, dito sa product specification, lagay natin yung brand. So, let's say, kung wala siyang brand, pwede mong gawin. Yan, piliin mo tong set as no brand. No brand. Pero kung may brand naman, search natin dito. Salveo, yan. Eto. And then, yung ingredients. So, kayo na pong bahala dito kung ano yung product na i-upload ninyo, kung anong type of products. So, yan. Example lang to, And then, yung product form is powder siya. Powders. Yan. And click natin itong see more. Okay. Pack type. And then, model. Siguro yung model kahit yung product name na lang din. Copy paste lang natin to, yan. Barley grass model. Sana yan ito. Model. So napapansin niyo yan, tumataas yung score niya, 26 na siya. And then product form, I think powder din to. Tingnan natin yan. Lagyan na lang natin na powder.
And then, kung may license number, ilagay nyo rin. Sample lang ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, color. So, kung merong color, ilagay nyo siya, green. And then, dito naman sa price, tax and variance. So, ang gagawin nyo dyan, lagay mo yung price. So, 2,900. Kung special price siya, lagay natin, click mo yung add. Ito yung parang pinaka ano promo, yung discount. Sabihin natin 2,500. And then yung promotion date, let's say kunyari example mga 1 week lang, kunyari start today. Ayan. And then end date ay gagawin natin ng hanggang 11. Then click OK, then click OK. Then yung stock, sabihin natin 1,000, seller SKU, SPG, 900. Then dito sa product description, so pwede ka mamili dito kung rich text o lorry kit. So akong gagawin ko is lorry kit. And then click mo itong blank. So may mga ano na kasi dito eh, may mga template. Pero, pakita ko sa inyo kung paano gumawa sa umpisa ng blank template. Yan, click mo yan. Tayo lang natin mag-load. And then, ito. Click mo tong button na to. Yung add button. And then, click mo itong, sabihin natin ito, text area. Then, dito sa text area, pwede tayo maglagay ng image. Pero, i-adjust muna natin itong module height. Sabihin natin ang module height ay 3,000 pixel. Ayan, nag-adjust siya. And then, maglagay tayo ng image. Click mo yung image. Wait, image. Ayun, nag-load na pala. Ay, yun, nag-load na pala siya. Ulitin ko lang ha. So, yan, naka-text area siya. Pag mag-a-add ng image, ito. Click mo yung button na yan. And then, click mo dito and then click upload new. So hanap lang tayo dito ng pwedeng image. Kunyari ito lang ha, sample lang to ha. Yan, tayo lang natin mag-load yan. Upload na and then adjust mo lang. Lagay mo lang pababa. So pwede kang maglagay dito ng maraming image. Ang maximum ata na itong module height na to, itong dimension na ito, parang 8,000 yata eh. So, sabihin natin kunyari 5,000. Yan. And then dito, add ulit tayo ng another image. Yan, upload new. So, kunyari ito. Pili natin yan. And then, i-drag natin pababa. Yan. And then, palakihin nyo lang. Yan. Tututok mo lang yung mouse, yung tawag dito. Mouse cursor. Yan, and then, i-drag mo pababa. So, ganun lang siya. So, I think, i-adjust ko na lang to, no? So, pwede ka pang mag-add dyan hanggang, I'm not sure kung, so, ito pala, up to 8,000 pixel. So, gawin ko lang siguro mga 4,500. Yung sasakto siya sa image na nilagay mo. So, try natin nga sa 3,000. So, malaki pa rin siya, no? Ayan natin sa 1,000. So, maiksi naman. Baka kaya na sa 2,000. Yan. Ikaw na bahalang mag-adjust. So, may kulang pa. Gawin natin mga 2,100. So, yan. Pwede na yan. And then, click mo yung save.
So, napansin nyo dito sa content score, naging ano na siya, to be improved. Naka 75 na yung score natin. Then, click mo itong show more. And then, maglagay tayo ng short description. Copy-paste ko na lang. Kali, may nagawa na ako dito kanina. Copy-paste ko lang, ha. Then, paste. And then, gawin nyo lang, dito ay gawin yung i-select all nyo muna, ayan. Then, ayan, naka-bulleted. So, check lang natin, ha. Kayo na bahalang mag-ayos dito kung paano nyo siya i-bullet. Okay, unsorted list. So, ayan. And then, what's in the box? Kanyari, salveyo. Salveyo barley grass. Basta kailangan may nakalagay dyan. So, ano pa kaya yung kulang dito? Scroll natin. Ito tong package weight. Lagay natin. Example lang to. Kunyari, ang package weight ay 250 grams. Ito grams. Pwede pala yung grams ito. 250 grams. Ayan. Length is 15 by... Sample lang po itong ano na to, dimension na to, So yun. Tignan niyo po itong content score. Naging 100 na siya. Itong warranty type kahit blanco na yan, nasa sa inyo yan kung merong kayong i-offer na ano na warranty type. And then after that, click mo lang yung submit. So kiklik ko lang po yung submit, ha. Yan, publish successfully. So, kung nagustuhan mo itong video na to, please click the like button and subscribe. And click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa susunod kong video. Thank you.